ngayon, ang mga kapatiran nito, sabi ko kalma lang po. Hanap ako talaga ng pupwede. Yung nabanggit ka niyo sa church na inaaniba niyo, sabi ko. Kung ito yung agenda yung mga membro. Pangalo agenda yung house-to-house visitation. So mayroon ba kayong activity ganun? Opo. Kasama po yan sa pastoral. Yung pong house-to-house visitation para kumustahin ang kalagayan, spiritual na kalagayan ng mga mananampalataya po. Yun. Kasi ayaw nila din sa El Shaddai. Oo, kasi Katoliko kasi yan. Kasi ang namulat sila sa Bonadil pattern. Oo, kaya sa Gaspilet. Kasi lang, ayaw naman ni Pastor from US, California na susuporta na kasi nga na ay may nasira ang kanilang pagtitiwala sa mga taga rito. Yun. So, yun lang ang pahapyaw. Kaya ako'y nanghinayang talaga. So, itong mga kapatera na akin ko halos nasa kulang ko lang 15 kapamilya yan. Oo, pero iba-ibang lugar. Oo. So, pwede silang puntahan. Kaya lang, magbigay talaga tayo ng panahon dyan. Opo. Weekdays naman. Okay naman yan, weekdays. Okay. So, ang gawin ko nito, Pastor, kung ayos lang sa'yo, ako muna magpasyal sa kanila. Tapos, pag ready na sila, diba ganun naman talaga ang una. Pag ready na sila, bago ko kayo isama para evangelize ulit sila. So, hindi naman basta-basta makakaila kasi ang mga ito, dati rin pastor ang karamihan sa ila, kanila. Ano na po ngayon? Yung, kanya-kanya na kami. Kanya-kanya. Oo. Pero, nag-aantay pa rin sila ng good signal sa akin talaga. Kasi, nandun yung samahan namin na kung hindi lang nasira sana yung church na magbuwag yung church na yun, ay todo suporta sila sa akin. Kaya lang talagang ganun talaga. Nananaig ang evil spirit to dahil nga sa yung pala yung mga Amerikano one-sided. hindi marunong mag-balance. Naunahan ako ng sumbong kasi sige, sabi ko, oh, wala problema, iwanan ko yan. Dahil sabi, nag-antay lang sila. Ngayon, pupuntahan ko sila, mayroon sa Golden Valley. Pero mo yan, Pastor Manuel, kasi hindi, lasinggero yun, ang bubog na asawa yan. Dahil sa ginawa namin ipot sa kanila, na bago yun. Ngayon, balita ko, balik na naman sa Golden Valley. Kasi ayaw nilang bumalik sa Katoliko. Oh, pero, time to time na kapag pinasyalan ko, welcome naman siya. Tapos kami. Kaya, at the same time, ang gagawin natin effort, kung pwede, kung okay lang, Pastor, i-observe, mag-observe ako sa katuruan ninyo para kahit papano, pag i-house to house sila, maipaliwanag ko ng bahagya. Opo. Ang pattern ninyo. Kasi iba yung pattern ng Gaspilet. Tsaka po meron din kasi kaming ginagamit na yung sa Bible study namin. So, meron kaming lesson na yung elaboration of the gospel, 15 lesson po 'yon na pag kung halimbawa ang isang bahay, welcome naman kami na magkaroon ng Bible study. So, every meeting, one lesson ganyan. Pwede 'yun. Wala rin pinagkaiba pala sa gospel life. May guide talaga. So ito ay matagal nang talagang nakausap ako, pinupuntahan ako, kumusta na kasi. Parang wala pa eh. Sabi nga, magpuon na lang tayo, ito pa kaya. Sabi ko, hayaan mo, ihanap ko kayo ng ano. Kung ayaw mo sa minister sa tayo, ihanap ko kayo ng manipata o mamintin kayo doon.
So anong ano niyo, pastor? Tanong ko pala. Yan, maganda po. Yung nga po naisip ko na yung sasabihin ko sa inyo na magtanong kayo sa akin para maging malinaw po. Opo. Anong patakaran niyo para... Kasi po, bigyan ko ng background ng paniniwala po namin. Ano? Kasi po kami tinatawag na, kilala kami, bagamat ang pangalan ng aming samahan ay Sovereign Grace Community, ano po. Pero ang background po namin ay Reformed Baptist. Yung salita pong reform ay hinango po doon po sa mga reformers. Kasi noong mga around the 14th to 16th century, di ba ang dominant religion noon ay Catholic, di po ba? Nung yung mga ilang mga kaparian, nung magkaroon sila ng access sa Bible, dahil mga pare lang, mga clergy lang ang nakabasa ng Bible, nakita po nila na maraming prinsipyo pala sa Bible, particularly sa New Testament, na iba na doon sa church nila, sa simbahang Katoliko. Kaya itong mga pare po na ito, na sabi nila, we have to reform the church. Back to basic, back to the Bible. Kaya sila po yung mga pinag-usig ng mga panahon na yon. In fact, isa sa kanila si Martin Luther, tinawag na the father of the Reformation. So sila po yung mga kinikilalang mga reformers at sa mga sulat nila, sa mga pangaral nila, sa mga aklat nila, at saka mga sa Bible na tinranslate nila from Latin to their own languages. So yung pong Reformation ay kumalat po, no? At kaya po yung mga dating mga Katoliko, naturuan noong mga panahong yon, naturuan sila ng Biblia. First time na yung pala yung nilalaman ng Ebanghelyo, yung pala yung kaligtasan, yung pong mga ganong bagay. Kaya yung pong, pati yung pag-open po ng mga Christian school, yan po isa reformers po, na sila po nag-advocate niyan, mga reformers po. No? Kaya po kinikilala natin yung pagkilos ng Espiritu Santo sa mga taong yun, mga gifted people po sila. Kaya bilang sabihin natin ay parang madaling ma-identify, ano ba yung tinatayuan namin pananampalataya? Pag sinabi po kaming reform, maalala nila yung ipinakipaglaban ng mga reformers nung panahong yun na to the point na yung kanilang buhay po ay nakuha dahil pinag-usig sila, pinatay po sila. At yung pong pangunahin po na pag-usapin po ng kaligtasan, yung pong tinayuan ni Martin Luther na justification by faith alone. Na kasi yun ang nakita niya. Si Martin Luther po kasi isa siyang monghing pare. Doon po sa Germany ay na-assign siya na ang ituturo niya, kasi meron silang university doon. Ang na-assign sa kanyang ituro ay yung Book of Romans. Kaya pinag-aralan niya yung Book of Romans at doon po niya nakita yung gospel. Nakita niya na ang kaligtasan pala by grace through faith alone, at hindi yung mga gawa na mga itinuro ng simbahang Katoliko. Ang kaligtasan pala sa Diyos lamang. Kaya yun ang itinuro niya doon sa kanyang sa university doon, at siya ang nag-spark doon sa lugar nila ng tinatawag nating Reformation doon sa Germany. Pero isa lang po yan, kasi meron sa Switzerland, meron sa France, meron sa Scots, meron sa Scotland, meron sa England, meron sa Ireland. So yun po yung makita natin yung pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, kung paanong muli tinatawag niya ang kanyang mga anak mula doon sa nalayo na sa aral. Kaya nasa kasaysayan po yan sa Christian history. Hindi po mawawala yan. In fact, yan ang pinaka-core from the Dark Ages na po, na muling sumilay ang liwanag, at napakalaki po ng naging tulong ng mga reformers. Kaya kinikilala po natin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa mga reformers na iyan. At tayo po ay naninindigan. Doon sa kanilang tinitindigan. Walang iba po kundi Scriptures alone. Bible lamang. Bible lang. Oh, for the glory of God, Christ alone. Yun po yung five pillars of Reformation. No? Yung sola scriptura, Bible alone. Sola gratia, by grace alone. Sola fide, by faith alone.
Solus Christus, Christ alone, and for the glory of God alone. Yan po ang aming basic tenet o tinatawag na five pillars. Kaya mula po dyan, yan po mag-elaborate yung aming mga tinatayan. Meaning to say, hindi po kami denominational. So wala po kaming denomination. At yun pong, kaya po makita nyo pangalan namin ay bakit namin inaano na kami ay Baptist. Kasi po yung salita pong Baptist, acronym po yan, B. Yung B stands for yung Bible only and believers baptism. Yan. At yung halimbawa po, B, Baptist, di ba? Yung A, autonomy of local churches. Ibig sabihin ay ang isang church walang centralization diyan, walang mag-govern diyan na ibang samahan, kundi sila merong self-governing, may sarili silang gobyerno, sila mismo, independent sila. Kasi ganun po yung principle na nakita natin sa New Testament. In fact, kung pupuntahan po natin yung Revelation, eh, yung sinulatan yung seven local churches, iba't iba yung kanilang naging kamalian. I mean to say, hindi sila connectado sa isa. Iba't iba rin yung kapurihan sa kanila na binigay ng Panginoon. Doon makikita mo na sila ay locally independent to each other. So, dahil, at saka syempre, mahirap po yun kapag po centralized, kasi ang mangyayari niyan, mauwi po sa kulto, kasi kapag may isa na namumuno, diba? Kung anong pagmamaling turo yun at i-implement niya yun sa lahat. Opo, di po ba? So yun, autonomy of local church, of its local church. Yung P is priesthood of all believers, kasi sinabi po yan ni Pedro, di ba? Sa mga mananampalataya, you are a royal priesthood, sabi niya sa mga mananampalataya. So hindi kagaya sa Katoliko na merong division, may hierarchy, merong mga pari, at bukod pa yung laity. Pero ang tinatayan po namin, tayo in one sense, mga pari ng hari. No? Sapagkat tayo, ang bawat isa, ay inatasan na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi po ito parang manipulado lamang ng ilang mga grupo ng tao. Di po ba? So, inatasan ng tao. Opo. So P, then ano sunod sa P? Baptist dito, ano? Meron po kinikilala tayong two ordinances, yung baptism at saka po yung Holy Communion. Yan, two ordinances lang po. Sa Catholic kasi, seven yung sacraments nila eh. Pero sa Biblia po, nakita natin na ang institute lang ng Panginoon na sacraments, dalawa. Yung Matthew 28, diba? Umayo kayo at gawin alagad ang lahat ng mga basa. Bautismuhan nyo sila. And yun po utos ng Panginoon. And yung sa Matthew 26, doon naman niya in-institute yung Holy Communion, di po ba? So, Baptist. So, yun po ay individual soul liberty. Ibig pong sabihin ay meron po kasing hindi mo dapat diktahan ng kapwa mo sa kanyang pananampalataya. Okay, nag-implore ka sa kanila, in-encourage mo na, pinipersuade mo sila, pero hindi mo pwede sila nasagkahan sa kanilang karapatan. Ngayon, sa individual soul liberty, meron po kasi sa Bible na mga gray areas. Ibig sabihin, may mga ano dyan na hindi naman direkta, may mga sa pang-araw-araw natin. Halimbawa, merong tao sa kanya, parang sa budhi niya, ayaw niya kumain ng dugo dahil parang sa kanya bawal, ganyan. Pero doon naman sa isa, okay lang, lahat pwedeng kainin. Ngayon, binibigyan natin sila ng kalayaan kasi atas ng budhi nila. So hindi natin sila parang i-control na, ay mali yan, dapat ganyan, ganyan. Kasi yung mga bagay na mga sabihin natin non-essential doctrine, yung hindi naman ganun kahalaga, hindi siya major doctrine, at mayroon siya, kasi kinikilala natin yung budhi ng tao. Mayroon tao na
may mahalaga sa kanya ang isang araw. Para naman doon sa isang tao, eh lahat ng araw, pare-pareho lang yan. Ang tinutukoy ko po, yung Romans 14, yung nagpapahalaga sa araw, nagpapahalaga sa pagkain. Yung iba, gulay lang kinakain, iba, ayaw. Ayaw ng karne, di ba? So, na religious ang dahilan, eh sabi ni Apostol Pablo, eh ang bawat isa ma-persuade sa kanyang sariling pagpapasya. No? So, yun po yung tinatawag naming individual soul liberty. Pero when it comes to salvation, when it comes to God, eh dapat po pare-pareho tayo dyan. We believe in one God in three persons. So, yan po ang hindi pwedeng makompromise. And yung nga pong salvation, eh kung iba yung paraan mo ng salvation, doon sa sinasabi sa Biblia, hindi rin pwede makompromise yan. At lalo tigit yung pong gospel. Anyway, yung gospel naman, yung talaga yung nakakabit sa salvation. So, yun po yung individual soul liberty. And sunod, yung dalawa kasi yung baptist, no? Yung S, save membership. Ibig sabihin po, pag po magpapamember ka sa church, eh, hindi po dahil sa anak ka ng member. Hindi po dahil sa parang naiganyo ka lang. Hindi po. Iinan natin na merong kang testimony sa sarili mo na ikay nananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Nananampalataya ka, naniligtas ka niya dahil ikay nag-repent sa kasalanan mo, nagpinopress mo ang pananampalataya mo sa kanya. Eh, in that sense, oh, sa ganyang view po, nakikita natin na ito, ligtas ito kasi pag alam niya ang ebanghelyo, sinasampalatayanan niya ito. So, pwede siyang maging membro. Hindi po tayo sa parang sabihin natin, gagawa tayo ng mga paraan para maparami natin ang membro natin. So, hindi po ganun. Sa pagtanggap po sa membro, eh dapat yung tao, eh may profession siya ng kanyang faith, siya'y ligtas. Ganun po yung... Parang may willingness siya. Opo. Yun po namang yung isa pang T, no? Yung isa, two ordinances, two offices. So, meron pong dalawang offices sa church. Yun po ay, yun pong deacon at saka po elder. Okay. Dalawa lang. Dalawa lang po ang offices na in-institute ng Panginoon. Yung elder. Sa local church po, deacon and elder. And then, Baptist, nakuna ko na ba lahat? I, individual, then T. Yun po. Kaya po, yan po yung, kapag po, hindi yan, yung sinabi ko na yan, kapag po, meron tao o grupo na, gamawa, hindi niya pinaniniwalaan yung isa, ay hindi po siya matatawag na Baptist. Kailan kompleto yun. Yun po ang ibig sabihin ng Baptist. Ibig sabihin, ang Baptist pala ay isang identifikasyon ng mga pangunahing aral ng church. Kaya po, di po, makita ninyo, may mga Baptist din dito, di ba? May mga fundamental Baptist, ka, may Reformed Baptist, merong Southern Baptist, eh, may Bible Baptist. So, alam namin, basta naglagay sila ng pangalan Baptist, alam namin na pareho ang amin tinatayuan, pero hindi kami nakikialam sa kanila, hindi sila nakikialam sa amin, pero may suportahan. O, yung ganun, magkakilala sa pananampalataya. So, may kaugnayan sa pananampalataya. So, yung mga ganun po. Meron po ba kayong naisatanong doon sa mga sinabi ko po? Saan doon kayo bilang pastor? Saan kayo? Sa deacon o sa... Ah, ganito po yan, ano? Sa Ephesians chapter 4, so verse 11, ay may ibinigay ang Panginoong Diyos na sa iglesia, una apostol, nakita natin sina Pedro, di ba, ibinigay po sila sa iglesia sina Pablo, sunod po ay propeta, sunod po ay yung tinatawag nating ebanghelista, sunod po ay actually doon sa Greek isang article lang yun, yung mga pastor at guro. Ibig sabihin, yung pastor, siya rin yung guro na binabanggit doon. Kaya nga tinatawag yung fourfold ministry. Pero hindi naman natin sinasabi na walang ina-assign na guro sa loob ng iglesia. So, ngayon, pero yon later on, nagiging pastor din siya. Sa ngayon po, ako po ay ebanghelista, or yun po yung ebanghelista, dyan po ang AKA missionary.
Tapos, yung ibang ilista, sa panahon ngayon, hindi na ginagamit yung ibang ilista, kundi ang ginagamit na missionary. Missionary na. Opo. So, pangatlo po ako na doon sa ibinigay na, na office na yan. And since na may hinahawakan akong mga tupa, so in that sense, ay masasabi rin akong pastor dahil nagpapastor ako sa kanila. Ano po, yun po ang, bagamat wala pa kaming covenanting, kung magkaroon kami ng covenant, and kasi ako napatungan na po ako ng kamay, na-ordain po ako as missionary, magkakaroon ako ng, pag kami nagkasundo na, na o oh, sige, legitimize natin, magkakaroon na tayo ng sumpaan sa isa't isa. Ang tawag namin, covenant. Kasi, covenant. Kasi kami, as Reformed Baptist po, is covenantal church po kami. Kinakailangan ang bawat membro, eh, merong covenant sa isa't isa, hindi walang pakialaman. Yun po. Ngayon, iksabihin, nagtatayo na kayo ng isang local church. And kung malegitimize yan, through covenanting, eh sunod dyan, ililegitimize na rin yung pagiging pastor ko. Ganun po ang sistema po sa amin. So, as Reformed Baptist po, ay kami ay covenantal church and confessional church. Ibig sabihin po ng confessional church, eh, malinaw po sa amin yung mga prinsipyo, mga turo sa bagong tipan na dapat naming tayuan at paniwalaan. Meron po kami tinatawag na, yung pong aming kinukwento ko po sa inyo, yung pong 1689 London Baptist Confession of Faith, na kung saan yung mga, noong mga panahon na yon, yung pong mga Baptist ay nagkaisa na ito po, ipahayag nila yung kanilang pananampalataya para, kasi noong panahon na yon ay yung mga, yung gobyerno ay tinitingnan nila kung itong mga grupo na ito ay, ito ba yung mga erehi ba ito or anong klase ba ng grupo ito. Kaya naglalabas po noong mga panahon na yon sa England, yung grupo na ano yung tinatayuan yung pananampalataya. Kaya po, nailabas po na sa gawa po yun, yung Articles of Faith po yun. Yung Confession of Our Faith, Articles of Faith po yun, na bawat section ay nandun yung mga parang our creed. This is our belief, parang ganyan. And then, nasa ilalim po yung pinagkuhanan sa Bible, bakit ito ang aming tinatayuan. Meaning to say, hindi po kayo mangangapa ano ba yung tinatayuan ng mga tao na ito. Kasi po, kahit po sa internet, itatype nyo lang po yung 1689 London Baptist Confession of Faith, malalaman nyo na po, ito pala yung paniniwala ng mga tao na ito. And meron pong Tagalog version pa nga po yan. I-type mo po Tagalog, meron din, lalabas po. And may mga aklat po kami nga nung 1689. And yan po yung nagdi-differentiate sa amin sa ibang mga Baptist ngayon. Kasi ibang mga Baptist, hindi na sila confessional. Hindi na nila iniyahayag yung kanilang pananampalataya. In fact, marami sa mga membro, hindi na alam kung ano ba yung tinatayuan nilang pananampalataya. Eh, mahirap po yun kung maano ka dun sa root. No? Mahiwalay ka dun sa root. Kasi pag ganun, madali ka na masusway ng mga false teachers. Ano po? May mga naglilitawan, mga tagapagturo, na nire-revive nila yung mga heresy, yung mga maling katuruan na kinombat na, niresolbahan na ng mga ecumenical council. Tapos na yan, halimbawa ay sabihin natin, si Kristo ay tao, perpekto, siya rin ay perpektong Diyos. Eh ngayon may naglabasa na si Kristo, hindi tao, Diyos lang. Meron man si Kristo, Diyos, pero hindi naman siya yung ano niya, yung kanyang pagiging tao na incorporate lang doon, na swallow ng iba-iba. Maraming version ng tungkol sa nature ng ating Panginoon Kristo. So, kung ikaw, wala kang confession, wala kang creed or beliefs na alam mong malinaw, eh, magpagbinasahan ka ng mga Bible verse and ilagay nila sa kanilang sariling interpretasyon, eh, masusway ka nila. Di po ba? Matatangay. Opo, matatangay ka. Kaya, iyan po ang kagandahan ng kapag ang isang church ay confessional, meron talagang malinaw na nakalatag yung kalang tinatayo ang pananampalataya. Iyan po. So, and of course, meron as kung paano sa New Testament, merong pagdidisiplina, eh,
sa amin po ay distinctive din po namin yan na meron din po kami mga pagdidisiplina na nangyayari. Siyempre, halimbawa, sa loob ng isang church, ay merong isang tumayong guro at yung major doctrine, inatake niya. Nagturo siya ng hindi ayon sa taliwas. Eh, yan po ay didisiplinahin po yan. Kailangan sasabihin natin, ay mali yan. Magkakaroon ng usapin at pag siya na-persuade na mali nga siya, edi, at nag-repent siya, okay na. Pero kung paninindigan niya, ang disiplina pong mangyayari dyan, ma-excommunicate siya kasi pinanindigan niya yung heretical doctrine niya. Yun po ang isang example ng at matinding pagdidisiplina. Magahalaga talaga. Opo. Kaya yung pong ano nyo, halimbawa, kagaya po niyan, may mga tao ito na sabi niyo, medyo marami sila, di po ba? So, saan natin sila dinadala? Dinadala natin sila sa Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo sabihin nating charity na ang tao ay bibigyan mo ng loyalty sa church. Hindi po. Ang loyal, kasi ang church, mismong mga tao po. Yung pa po isang kaibahan namin, na kasi sa panahon ngayon, iba na yung pakahulugan nila ng church. Ang pakahulugan na nila sa church, organisasyon. Opo. Pero sa amin po, nananatili yung sense o yung kahulugan ng church bilang mga tao po ito. Ang church ay sa kanila yung physical or material building. Pero sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, you are God's building. Ikaw mismo, tayo mismo bumubuo. Tayo mismo mga batong bumubuo doon sa bahay ng Diyos. So, ang church po, yung mga tao po. Kaya, hindi po magkakaroon ng parang sabihin na, eto ang church namin as an organization. Embrace nito. Hindi. Ang i-embrace po nila ang Panginoong Jesucristo para sila mapabilang sa iglesia ng Panginoon. At ang iglesia po ng Panginoon, yung one church na tinatawag, yung pong universal church, ano? At tayo, sama-sama tayo, local church. Pero, meron pong tinatawag na universal church, meaning, lahat ng mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, one church po yun. Opo. Madali lang pala i-absorb yan pag ganyan. Mm-hmm. Kasi wala rin pinagkaiba sa gospel ay palo. Kaya kunting puro lang sa kanila, absorb na nila yan. Baga ma-relief lang sa kanila ang utak niya. Yung pagdating naman sa loob ng activity, halimbawa, ano bang araw ng simba doon sa inyo? Kami po ay, kami meeting lang kasi namin eh. Nang Linggo, kasi yung aming inuupahan, nilimitahan yung oras namin at ang sabi sa amin ay 6 na oras lang kasi meron si Papa upahan nila yung kalahati sa iba. Ngayon ay nagkaroon kami ng usapin na magpapanghapon na lang tayo kasi dapat kasi umaga kasi yung worship and then sa hapon meron pang Bible class. Ngayon ay kasi po talaga dapat buong araw. Buong araw dapat. Apo. Ngayon po dahil nilimitahan kaya sabi namin magpanghapon na lang kami from 1 to 6 ang mga cover namin. Pero siyempre hindi naman namin sinasabing alis lang tayo pag alas 6 na. Hindi po. Basta makuha lang yung Sunday school, yun pong worship, at saka po yung Bible class. Tatlo po kasi activities ang inaano namin. O consume niya ng ilang oras. Opo. Tapos po, ang aming prayer fellowship po, tuwing Thursday, online. Online naman po yun. Online. Yung kasama na po dun ang prayer meeting. Tsaka devotional po. Devotional muna and then magsishare ang bawat isa. Depende sa kung ano yung kanilang na-realize doon sa devotion ko. Halimbawa, kung ako yung nag-lead, bawat isa magsishare. And then, sa bawat isang magsishare, siyempre, pagkatapos niya magshare ng kanyang realization or mayroon pang addition siyang nakita, mag-ano naman siya. Saka na siya magsabi ng kanyang mga thanksgiving at saka mga prayer request para ipapanalangin ng mga assigned persons. May assigned persons. So, anong pinaka-start natin dito? Halimbawa, sa house to house? Bible study po. Bible study talaga. Opo. Siyempre, magsiguro, magpakilanan muna tayo sa isa. Magkino ba kami? Sino,
Diba? Mga sino ba sila? O ano ba yung mga background nila? Mga ganun siguro. Pero, at saka kung willing ba sila na magkaroon ng Bible study sapagkat in the confine of their houses kasi sinabi naman ng Panginoon na kahimat merong dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon, diba? At ano man ang hilingin ay pagkakaloob. At ganun din ay sinabi rin ng Panginoon sa Mateo 11, ini-invite, no, yung mga sabihin natin nabibigatan at may mga pasanin, ini-invite nila mag-aral sila sa kanya. So in that way, masusunod yung invitation ng Panginoon na mag-aral sa kanya. Kaya po, ang Bible study po, actually, ay hindi pa Kristiyano, kundi kahit po sa mga Kristiyano na, kung meron silang time, pwede silang magpa-schedule ng regular Bible study sa bahay nila, kahit once a week, para matupad yung sinasabi rin, mga prinsipyo sa Biblia na kayo magpalakasan sa isa't isa, di po ba? Mag-aral lang kayo sa isa't isa. Yan. Pwede, Pastor, pakisulat na lang dito yung pangalan dalawa para pakilala ko kayo. At saka meron po akong ano dito? Ako yung card. Opo, yun po. Nandyan po pangalan ko. Tapos, yun po yung number ko po. Yan, nandyan na rin po ang number ko. And kung gusto niyo po na i-explore pa yung sending church ko, ito po yung sending church ko. At ito po yung pangalan ng ating samahan, Sovereign Grace Community. Ah, ito naman pa. Hindi na kailangan yung sulat. Ito yung kanyang pangalan. Tapos, ito lang pala.